Our next guest worked closely with the late President Noynoy Aquino as his political advisor. Ronald Llamas joins us on the show for more insight into Aquino's presidency and life thereafter. Mr. Llamas, our condolences over the death of your friend and former boss, President Aquino. How are you handling it? When was the last time that you actually saw him before he passed away? Well, before the pandemic, no? I saw him before the pandemic. During the pandemic, we were just texting. So I saw him once, no, during the pandemic, pero nag-iingat siya dahil nga his health wasn't that good, no? At saka syempre during the pandemic, hindi mo alam eh. No? So kahit ako, kahit siya ay nag-iingat maigi, no? During the COVID pandemic. So basically text lang kami ng text. Sir, pero gaano po kaseryoso yung kondisyon niya noong panahon na yon, yung last time mo siyang nakita? At gaano na ba katagal niyang iniinda itong mga sakit na ito? I'm not sure dahil nung nakita ko siya, ayaw naman niyang sabihin kung ano talaga yung kanyang condition eh. I think nung nakita ko siya, marami na siya nararamdaman, pero ayaw niya mag-worry kayo eh. Ayaw niya mag-worry yung mga kaibigan niya, no? Basically, siguro yung nakakaalam, yung kanyang immediate family at saka yung kanyang doktor, no? Later on, nakikita mo lang na pumapayat siya, no? Medyo may konting deterioration yung kanyang katawan, kaya doon mo lang na nalalaman na parang malala yung kanyang kalagayan, no? Tapos naririnig mo sa mga iba na ito na yung kanyang treatment. Pero siya mismo hindi niya sinasabi, no? Parang katulad nung kanyang presidency eh, pag meron siyang problema, hindi binabottle up niya, no? Hindi siya yung tao na ikikwento sa buong mundo yung kanyang mga problema, especially yung kanyang nararamdaman, no? So to what extent lang, sir, sinabi niya sa inyo yung kanyang kondisyon? Ano lang ang sinabi niya sa inyo? At yung sinabi niyo na 100 pounds na lamang siya, kailan po ito? Hindi, yun nabalitaan ko lang yun eh, no? Sabi ko nga doon sa naglabas, sana hindi mo na muna nilabas, hinintay mo na lang yung pamilya, no? Yung maunang magsabi kung ano talaga yung kanyang kalagayan, no? Kaya nga sabi ko kanina, basically nakakaalam yung kanyang immediate family at saka yung kanyang doktor, no? Ayun, talagang ayaw niya ipaalam. Now, Mr. Llamas, you and former President Aquino go a long way back. How was he as a friend and as a boss? What are your fond memories of him though? Well, as a friend, no? Parang naging magkaibigan kami when he was a congressman eh. Siya yung head ng Human Rights Committee. At yung aming representative sa Congress, si Eto Rosales, yung kanyang vice chairman, no? Kaya from the start, talagang very concerned siya sa human rights eh. Nung unang pumasok siya sa Kongreso, no? Pero siya yung isang tao who doesn't lust for power, no? Nung nakilala ko siya as congressman, nung nakilala ko siya as senator, mukhang siya mismo hindi niya inisip na siya ay magiging presidente, no? Mukhang siya mismo ay hindi nag-aspire doon, no? Gusto niya makapaglingkod, no? In his capacity as congressman, as senator, no? Pero hindi niya gusto yung trappings of power. Kaya simpleng-simple siyang tao. Pupunta kayo sa isang restaurant, kain kayo, kwentuhan, no? Pupunta kayo sa shooting range, kwentuhan kayo, no? So he was a very simple guy who rose up to a very complex job as president in a very complex place like the Philippines, no? Yun yung parang ang hirap maging presidente sa ganitong klaseng bansa with a myriad of our problems, no? The complexity of our political system and the political actors. Kaya nung naging presidente siya, nagulat ako nung nag-rise up siya doon sa occasion dahil hindi yan mahilig magsalita in public eh.
Now as president, kailangan niyang magsalita, no? Kailangan niyang maging muog ng confidence para yung mga maraming mga tao sasandal sa kanya as president. No, I didn't expect na kakayanin niya 'yun eh. No, hindi ko inasahan na magiging eloquent siya as a president, no? Nagulat talaga ako nakikilig sa kanya na nagsasalita about different issues with confidence, no? With confidence and with eloquence, no? Halimbawa yan dun sa hindi na nakasanayan, hindi na nakahiligan, pero he rose up to the occasion, no? Siguro yun yung pala eh, dahil hindi naman siya handa eh, no? Pero no, nagawa niya yung expected of him. Na kami, like yung mga friends niya, hindi inaasahan na kaya niyang gawin. We were surprised na kinaya niya. Yeah. You talked about your friendship with the former president. To what extent do you think criticisms about how he treated his friends are warranted? You're of course aware of the criticism, yung KKK sir, no? Yung kaibigan, kabarilan, kaklase. Mm. Supposedly you were part of this group. You figured in two controversies, and I have to mention this, yung AK-47, yung party activities. Yeah. He said you should be given due process. And of course, he was also criticized about supposedly protecting former PNP chief Alan Purisima. Were the criticisms in your view valid? And also, do you think the president was too much of a friend to a fault? Mas demanding siya sa mga kaibigan. No? Mas demanding siya sa mga kaibigan. Ang naobserbahan ko sa kanya ay hindi siya, wala siyang favoritism. Mas lalo kang maging kaibigan, mas malaki yung standard na hihingi niya sa iyo. Of course, yung sa akin, tingin ko ay halimbawa yung AK-47, no? lumabas noon, a cachet of arms. Yun yung unang lumabas, no? Nag-apologize ka sa akin yung editor ng isang major newspaper for saying that. Because there was no cachet of arms. It was just one gun, no? For protection. Dahil nga sabi nga ni Pinoy noon, medyo may mga maraming threats as a political advisor. No? Dahil maraming mga political decisions na ginawa si presidente nung first 2 years niya na sa akin biniblame, no? Kaya yung atake, alam niya na may mga atake sa akin na baka maging mapanganib, no? Pero yung AK-47 kumpleto sa papeles eh, kumpleto sa lisensya, kumpleto sa permit to carry. So and I wasn't here, no? I wasn't here noong nangyari. I was in the UN sa Geneva representing him dun sa Commission for Refugees, no? So I was speaking then, no, nung nangyari yung aksidente. Pero nung nangyari aksidente, all the kumpleto sa papeles eh, no? Ayun lang ang lumalabas noon, AK-47 equals communist, no? yun yung nakita ko noon na may ginawa nga diyan sa kwan eh, sa network niyo sa ABS, no, kay Kabayan, kumuha siya ng several minutes na feature tungkol sa AK-47 na hawak-hawak ng mga Russians, no, hawak-hawak ni Bin Laden. So it was na spin siya towards a different direction, no? Hindi lumabas na I was out here. I was not here. I was in the UN. At saka nakumpleto sa papeles. So yan yung problema if you're in a position in government, you're vulnerable to attacks. At kalimitan, yung atake ay hindi ko naman sasabihin na fake news, pero hindi kumpleto yung istorya. No? Katulad nung pinaliwanag ko ngayon. No? Sir, just touching on that, no? Yeah. Because you have Senator Antonio Trillanes IV yesterday saying that some of the achievements of former President Aquino seem to have been maligned for political considerations. To what extent do you agree with this observation? Well, yes. Halimbawa, yung nagawa niya sa economy, no? Anong tawag sa kanya? Ang atake sa kanya noon, Noynoying.
na wala siyang ginagawa, nagsisigarilyo lang sa office niya, na nagulat, sabi ko nga kanina, nagulat kami na napakasipag niya as president at saka napaka-conscientious. Talagang binabasa niya lahat. No? Kaya sa cabinet meeting, pag nagkamali ka lang sa numero, no? Eh talagang papagalitan ka niya. Dahil may photographic memory siya. Hindi niya nakakalimutan yung mga detalye. No? At pinag-aaralan niya maigi. So it was the opposite of yung claim na noy-noying. Diba? Naalala mo, yun ang tawag sa kanya, noy-noying. Walang ginagawa. No? That's the opposite. Dahil talagang kwan siya, very conscientious. No? Pinag-aaral. More than anybody in the cabinet. More than totoo, ba, sir? Totoo ba, sir, na meron siyang dalang calculator sa mga meeting niya? Yeah. Kaya wag kang kwan, no? Lalo na sa budget. Wag kang magkamali. No? Dahil minsan, dahil nagmamadali siguro yung mga iba na gumawa ng mga budget, merong mga errors. Ang unang nakakapuna ay si Pinoy. No? Kaya dapat gawin mo yung homework mo. Dapat gawin mo yung assignment mo. Dapat precise. Dahil may ganun siyang attitude, may ganun siyang utak. Diyan sa kwan. At halimbawa, nung sa Yolanda, talagang kung nireport mo gano'ng karaming puno, yun na putol, next meeting, sisingiling ka na yun. gano'ng karaming chainsaw ang gagamitin, no, per day para putulin yung mga puno na nasira ng Yolanda. No? Isa-isahin na yan. No? Kaya hindi ka makakalusot. Hindi ka makakalusot. Speaking of Yolanda, some of the major crises President Aquino faced during his presidency, well, Yolanda, Quirino grandstand bus hostage taking, and also the Mama Sapano encounter. As his political advisor, how did the president handle these situations? And what do you think, how would you rate, in fact, how he handled these situations? Well, iba-iba yung pag-handle ni Jan, no? Usually, nakikinig siya sa committee na nakatask para doon. Halimbawa, sa Mama Sapano, nakikinig siya sa mga nag-implement niyan, katulad ni General Napenas. Kaya nung nakita niya na, merong mga inconsistencies at merong mga hindi nagawa, galit na galit siya. No? Pero paglabas sa media, ang lumalabas na ay sino ba nagsasabi ng totoo? Si General Napenas o si Presidente? No, yun yung nangyayari. So yung interpretation of events ay depende kung sino yung nagpapaliwanag. No, halimbawa, sabi ni General Napenas, no, ganito. Sabi ni Pinoy, hindi, ito yung sinabi mo eh, nagagawin pero hindi nagawa, no? Hindi mo na inform. So nakikinig siya, no? Halimbawa, dun sa Mama Sapano, hindi sa mga political adviser, nakikinig siya sa mga military na nandun, no? Of course, may mga lapses, no? At kailangan niyang i-absorb yung political impact noon. Pero nakikinig siya dun sa mga tao na nakatutok diyan. Halimbawa, sa Yolanda, nakikinig siya dun sa kanyang mga cabinet secretaries na nakatutok doon, halimbawa public works, transportation, no, etc. So, namimili siya ng committee na in charge doon sa specific na disaster or specific political event. At doon siya hihingi ng advice. At sa naobserbahan ko, kahit very conscientious siya, talagang iisa-isahin niya, titilad-tilad din niya yung mga sinasabi mo. Sa dulo ay i-consolidate na yan and he will decide accordingly, no? Doon sa yung Yolanda, it was an unprecedented disaster, di ba? It was the strongest storm, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya unawain natin, it was the strongest storm sa kasaysayan in recorded history, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Kaya unprecedented yung disaster na yan, no? It's not an excuse para doon sa mga kahinaan or weaknesses ng response, pero kailangan din natin unawain, it's a half cup full and a cup half empty.
No? Sir, siyempre, sorry to cut you off. We're just running out of time. But just one quick question and perhaps a quick answer. If there's one thing you want Pinoy to be remembered by the public by, what would it be? Well, ang pinaka naaalala ko sa kanya ay yung kanyang integrity in the face of the cynicism of power. Pag hawak mo yung absolute power like the presidency, no? Sabi nga nila, absolute power corrupts. That never happened sa kanya. No? Yun yung hindi mo masasabi sa kanya. From the very start, yung kanyang anti-corruption, no? Tuwid na daan, yung kanyang kung walang corrupt, walang mahirap, ay in-implement niya to the best of his ability and even beyond the best of what he can do. No? Kaya nga sabi ko kanina, nilampasan niya yung nakikita namin na nakakayanan niya. At dun siya, tingin ko, hahatulan ng kasaysayan. His integrity in the face of the cynicism of power. Very graceful siya sa paghawak ng kapangyarihan. No? Maraming mga problema, maraming mga kahinaan, pero yun yung hindi mo sa kanya, doon siya hindi makikriticize. Yung pag-handle ng corruption. Alright, on that note, thank you so much, Mr. Ronald Llamas. Nakikiramay po kami. Maraming salamat. Maraming salamat. At magandang umaga.